Samantala ang paglalakad ay maaaring makatulong sa pag-iwas mula sa maagang pagkamatay dahil sa kawalan ng tulog. Ayon ito sa isang bagong pag-aaral. Alam nating lahat mga kasindakers na ang pagtulog ay talagang mahalaga at dapat ay nakakatulog tayo ng sapat na oras. Ngunit para sa mga nahihirapang makatulog ng maayos, maaaring may isang paraan upang mabawasan ang pinsala na dulot ng pagkapuyat. Ang mabilis na paglalakad ng 150 minutes every week, at hindi mo na kailangan gawin iyon ng dire-diretso, no, ay maaari daw mabawasan ang peligro ng maagang pagkamatay sanhi ng hindi magandang pagtulog. Ito yung sinasuggest ng isang bagong pag-aaral. Sa kanilang research na inilathala online sa British Journal of Sports Medicine, natagpuan na ang pag-exercise alinsunod sa mga alituntunin ng World Health Organizations na tinanggal ang karamihan sa mga masasamang epekto ng hindi maayos na pagtulog na may panganib na mamatay. Inirekomenda ng WHO na ang mga tao ay magkaroon ng at least 600 metabolic equivalent minutes of physical activity every week. Ito yung katumbas, no, ng 150 minutes kada linggo ng mabilis na paglalakad o 75 minutes ng pagtakbo. Para sa pag-aaral, no, sinuri ng mga mananaliksik ang datos mula sa 380,055 individuals na umiedad sa 56 years old on average. Sinuri nila yung dami ng exercise na ginawa ng mga individuals na ito bilang high, medium o low pagkatapos ng pagtulog bilang healthy, intermediate o poor. Natuklasan ng mga researchers na kumpara nga sa mga high o yung mga nasa high exercise group ay meron ding healthy sleep. Ang mga nasa low exercise at poor sleep group ay may 57% na mas mataas na peligro ng maagang pagkamatay mula sa anumang dahilan. Pati na rin itong 67% na pagtaas ng peligro ng pagkamatay mula sa sakit sa puso at karagdagang 45% na panganib na mamatay mula sa cancer. Gayunpaman, sinabi ng mga mananaliksik na kung ang mga tao ay nakamit ang mas mababang dulo, ito yung mga alituntunin ng WHO para sa exercise, ang karamihan sa mga ugnayan sa pagitan ng hindi magandang pagtulog at kamatayan ay natanggal. Ang mga mananaliksik, kasama na ang mga nasa University of Sydney and University College of London, ay nagsabing, "Our results support the value of interventions to concurrently target physical activity and sleep to improve health."